Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood sa ating Palawan News Page. Welcome sa ating programa kung saan ating kikilatisin ang mga politiko na nais mailuklok o makabalik sa pwesto ngayong 2022 elections. Ako po si Diana Lat at ito ang programang The Profile. Mayor Gerandi Danao, isang pangalan na tumapos sa mahabang panahon na pamumuno ng malaki at kilalang pamilya sa bayan ng Nara. Bagamat baguhan ay agad na nakilala sa politika, hindi lamang sa nasabing munisipyo kundi maging sa buong lalawigan ng Palawan. Matapos na tumakbo at manalo bilang alkalde noong 2019, sunod-sunod na problema ang agad na kinaharap nito sa pag-upo sa pwesto. Kaliwat ka ng issue ang kinasangkutan kabilang ang pagkikipaglaban sa nooy isinusulong na 3-in-1 Palawan. Ngayong gabi sa The Profile, ating aalamin kung sumagi nga ba sa isip nito ang pagtakbo bilang gobernador ng Palawan. Ano ang mga hakbang nito sa muling pagbabalik sa pwesto matapos ang mahabang panahon na suspensyon? Paano nito hinaharap ang mga kasong isinampa laban sa kanya? Magandang gabi po, Mayor Danao, at welcome po sa ating programa na The Profile. Kamusta na po kayo? 3 taon na ang nakalipas. Ano bang bago? Ano bang nabago kay Mayor Danao? Walang nabago. Yung pa rin. Same pa rin. Simpleng tao pa rin po ba? Yun lang po ang buhay ko eh. Mm-mm. Doon lang tayo sa ano. Maabot lang natin yung kaya natin. Tama na. Apo. Tatanungin ko po kayo, no, mula sa pagiging magsasaka, tapos ngayon po kayo ay mayor ng bayan ng Nara, bakit po ninyo naisipan na pasukin ang larangan ng politika? Samantalang marami ang nagsasabi na masalimuot ito. Eh, hindi po ako nangarap mag-mayor. Mm-hmm. Ako po ay naghahanap buhay lang, paikot-ikot lang dyan sa tabi-tabi. At nangyari, tuwing iikot ako, naitatanong ko lang sa sarili ko na paano ko kaya ito, paano kaya ako makatulong sa tao, paano kaya, ano kaya ang gagawin ko, eh wala naman akong kapasidad, wala akong kakayanan. Kaya siguro ginusto ng Panginoon na makarating tayo sa ganito. At nung October 17, last filing po yung ng kandidasi ng mga kandidato, hindi ako umuwi ng bahay. Umistambay ako dyan sa harap ng munisipyo. Uh-huh. Dyan sa kabila. Tapos, tinitingnan ko kung sino ang lalaban ng mayor. Inabangan ko si Ninong John Calso, si Omar Miguel, si Esperancilla, si Bito Unon, yung mga kilala. Si Ryan Maminta. Uh-huh. Uh-huh. Ngayon, mag-alas 4 na ng hapon, pumasok ako dyan sa ano, Kumilik. Mm-mm. Di pagpasok ko sa Kumilik, sabi sa akin ng tiga Kumilik, "Sir, file po kayo?" "Opo." "Ano po?" "Kagawad?" "Hindi po." "Vice?" "Hindi po." "Mayor." Nagulat yung nagulat yung tiga Kumilik. Tiningnan nila ako dahil siyempre naka-short ako, tapos yung suot ko pang trabaho. Nung matatakan yung ano ko, yung papel ko, nung ma-receive, 3 to 5 p.m. ay alas 5 lang ang, ano, ang deadline. Deadline na talaga. 5 o'clock lang. So, kaya, biglaan po talaga lahat. Yung plano nyo na kumandidato. Kaya, nung inaabangan ko nga yung mga taong sinasabi ko kanina, hinihintay ko sila, walang dumating. Kaya sabi ko, pag wala kang kalaban mamaya, ako talaga ang kalaban mo. Yun, ganun nangyari. Nung natapos na po yung election, no, 2019 at kayo ang inanunsyong panalo. Mm. Inasahan niyo ba yun? Na kayo yung mananalo? Alam ko mananalo ako. Alam ko talaga mananalo. Paano niyo po nasabi? Yun nga, siguro, ano talaga ni Lord yun yung binigay niya talaga para sa akin yun. At siguro, ano, gusto ng Panginoon talagang baguhin. Baguhin talaga ang sistema ng Nara, yung pamamalakan. Hindi po ba kayo kinabahan o natakot dahil ang mga Dimaala, ilang dekada na talagang sila ang namumuno dito sa Nara? Tapos sino ba kayo nung panahon na yun? Ako po, ma'am, ano lang, ultimo lang akong klaseng tao. Lasinggiro ako, araw-araw ako dyan nakikipag-inuman kung kani-kanino dyan. Araw-araw yan. Araw-araw nakikipag-inuman. Apo, naghahanap buhay lang po ako ng parehas. Eh, siguro,
kagustuhan ng Panginoon lahat yung nangyari. At kagaya na sinasabi ko na kailangan lang mabago ang sistema ng pamamalakad sa Nara dahil for 33 years silang naupo dito, napapanood na ng tao yung pelikula nila. Mm-mm. Kaya siguro, naghusga na yung tao, sumigaw na yung tao na kailangan baguhin yung Nara. Nasabi po ninyo, no, paulit-ulit, yun na yung naging sistema for 33 years. Mm-hmm. Ano po ba yung sistema na yun na gusto nyong baguhin? At nung kayo ay naupo bilang mayor, ano yung unang-una nyong ginawa o binago? Nung manalo po ako, tumuloy ako ng puerto at doon muna ako nagpahinga doon sa Kiator ng Hagmis. Doon muna ako nag-standby ng mga mayigit sang buwan. Doon ako naglagi kasi siyempre, kailangan kahit papaano may matutunan tayo sa mga taong may alam. Inaral niyo muna. Mag-aaral din po ako doon sa kanila, sa mga kausap kong mga tao, parte po sa pagkilos ng trabaho sa loob ng munisipyo. At nandun ako, pinuntahan ko po yung PPA, pinuntahan ko yung LTO, DFA, NBI, Statistics, yung Philippe, PSA, DFA, pinuntahan ko po yan sila lahat mga, ng mga ahensya doon sa puerto na gusto ko sanang magpundar sila rito kahit na substation lang. Apo. Yung land bank, pinuntahan ko po yan. Metro bank, pinuntahan ko po yan. Kung pwede sila mag-invest dito para yung tao magkaroon ng trabaho. Kasi ang kulang po sa Nara, trabaho. Trabaho kaya, siguro, sa loob ng 33 years, kung mapapansin natin, yung Nara, walang ganong investor na pumasok dito. Mm-mm. Yan po ay isa sa mga dahilan siguro na kailangan mabago ang sistema ng Nara. Magkaroon ng maraming empleyado, magkaroon ng maraming investor. So, nung unang pagpasok nyo po, ang naisip nyo kaagad ay mga opisina ng gobyerno ang pumasok sa Nara. Private at saka government. Mga government. Opo. Ano po yung nakikita nyong kailangang baguhin na sistema na sinasabi nyong paulit-ulit doon sa mga dimaala? Kagaya po ng ang mga kontrata po dito sa munisipyo. Mm-mm. Yung mga trabaho po rito ng tao na dapat sana ang magtrabaho niyan ay ang mga kontraktor na pwedeng ibigay sa kanila yung mga trabaho. Ang nangyari po rito, ang nangungontrata ng trabaho ay puro taga rito sa munisipyo. Mm-hmm. Mga engineer na mga nandito sa munisipyo. Mm-hmm. At sila po ang nagpapatakbo ng trabaho. Sila po ang nangungontrata. Ngayon, pinadalahan ko po sila ng letter na baka pwedeng submitan niyo ako ng papel na kung ano yung mga proyektong nagawa niyo. Sinubmitan po ako ng papel. Napakaraming trabaho nakalagay doon lahat. Completed. Ang hindi nila alam, naikutan ko na po yung lahat at wala pong nagawa. Lahat nakatingga. Yung simento, 400 bags, tumigas. Yung mga plywood, bakal, napakarami. Doon sa simenteryo, ang pinatigas na simento ron, 1,000. Paano nyo po binago yung ganung sistema nung kayo na ang naging mayor? Ito na po ngayon. Mm-mm. Pag may mga nangungontrata ngayon, ang gusto ko mangyari, alam ko po kung sino ang magtatrabaho, kung sino ang gagawa, at kung sino yung mga tao. Mm-mm. Yan po ang binago natin na kailangan alam natin kung sino ang magtatrabaho para kung magkaroon po ng problema, magkaroon naman sila ng pag-iingat sa trabaho at iayos nila ang trabaho nila dahil may responsibilidad silang ginagampanan doon sa trabaho nila. At dumaan naman po ito sa tamang proseso ng pagbibidding. Opo. Okay. Ano naman po ang naging challenges, mga problemang kinaharap nyo bilang leader ng bayan ng Nara? Ay, napakarami po. Napakarami nga. Napakarami. Opo. Ano po yung pinakamalaking problema liban sa mga kasong pumasok sinampas po sa inyo? Pumasok po tayo rito. Muntik na naman akong kinasuhan agad noon sa landfill dahil yung landfill ay hindi po proper. Mm-mm. Hindi po maayos ang landfill ng Nara.
Kamusta na po ngayon ang landfill ninyo? Ngayon po, may bago tayong, mayroon pong nailagay na head sa Minro kasi isang taon po tayong mahigit na suspended. Nagkaroon na ng mga taong inilagay na kung sino-sino dyan na naging department head. Mm-mm. Ngayon po, eh, medyo maayos na po yung landfill dahil may taong nailagay na permanente na. At sa ngayon, medyo nagka-problema na naman dahil sira na naman yung truck na ginagamit. At ang totoo po dyan, yung munisipyo ay kulang na kulang po sa mga equipment. Mm-mm. Dahil nung maupo po tayo, yung equipment ng munisipyo na ginagamit ay equipment ng province. Mm. At yun po, sinasabi ng dating mayor na tinalo ko na mayroong pira na pambayad para dun sa mga equipment na ng province kung bakit daw binawi dahil hindi ko raw ibinayad yung pirang pambayad dun sa equipment na 15 million. Ang totoo po, hindi pa po ako naupo. Kinausap po ako ng kaibigan ko na administrator ng Norte, ang kabilin-bilinan sa akin, wag na wag mong babayaran ng equipment dahil yan ay red alert sa kuwa. Mm. Pero ang totoo po, yung 15 million na pundo pambayad ng equipment, eh matagal pa po silang naalis dito. July pa po ako naupo. May ang eleksyon, may isang buwan pa silang mahigit na itinalaga dito sa loob ng munisipyo. Bakit hindi nila binayaran? At sasabihin nila na, bakit hindi ko ibinayad? Dapat binayaran nila. Hindi rin nila binayaran. Kaya hindi nila pwedeng ibintang sa akin sinasabi nila na yan. Na-resolve na po ba yung problema na ito? Nabayaran na po ba? Yan po ay hindi ko na ano-ano, kasi isang taon na kung mahigit na nawala. Maiba ako, Mayor. Paano niyo po isinulong yung mga programa ninyo samantalang yung inyong sanggunian ay hindi ninyo kaalyado? Lupit, ano? Oo. Paano niyo inayos yung ganung problema? One po yan. Siguro, sila rin mismo nagtataka silang lahat. Mm-mm. Kasi hindi nila maubos maisip yung ginagawa ko kasi nung panahon ng pandemic, 75 days na... 75 days yung inano ng pangulo na continuous yung ano galawan, walang tigil. Siguro nagtataka sila bakit may mga proyekto na nakatingga diyan, mga kalsada ay naipapagawa natin. Mm-mm. Na sila dapat inisip nila na paano ba natin matulungan ito si Mayor? Ano bang gagawin natin? Mm-hmm. Hindi po sila nag-isip sa akin ng ganun. Inisipan nila kung paano nila ako kasuhan. Talagang gusto nila akong lumpuhin dahil marami ng problema na hindi nila magawa yung gusto nila. Kasi kung ang nangyari siguro, kung ako nakinig sa kanila, baka ngayon nakakulong na siguro ako ngayon, di ba? Kaya nagpapasalamat ako sa sinasabi nila matigas ang ulo ko. Pinasasalamatan ko yun dahil kung hindi matigas ang ulo ko, malamang nakakulong na ako ngayon. Kaya siguro, ang sinasabi mo sa akin, yung mga nangyari sa buhay ko na ito, mm-hmm. sinasabi ko nga na ako isang taong mahirap rin lang naman. Kaya siguro nakita nila na kaya nating ibaon ito ng buo dahil wala akong pira, wala ako lahat. Mm-hmm. Ngayon, siguro ang Diyos talaga marunong, binigyan din ako ng Panginoon ng kakampi na hindi rin nila kayang sungayin. Mm-mm. Kaya ito, balik servisyo ako at nagpapasalamat ako sa Panginoon talaga na hindi tayo iniwanan. Nandiyan talaga siya. Kaya sa araw-araw na ginawa ng Diyos, basta huwag lang tayo makalimot sa Panginoon, tumawag. Opo. Kaya, Mayor, anong masasabi mo na proyekto na kahit na kinontra ka ng iyong sanggunian ay proud ka kasi nagawa mo sa kabila ng... Marami po tayong pinagawang kalsada. Pag-upo po natin, pinagawa natin yung mga kalsada dyan sa mga barangay. Okay, mga kalsada po. Opo, ano napagawa natin na kahit na ang budget ng munisipyo ay ng mayor's office ay napakaliit, mm-mm.
Kasi talagang hindi nila ibibigay yung maayos na treatment para sa akin. Kasi ano ako sa kanila eh. Wala ako sa kanila, kumbaga ban, nakaban na ako sa kanila, kumbaga sa, ano ba, sa istorya. Okay po. Ngayon, naipagawa ko yan, kahit na maliit ang budget ng LGU, ay ng Mayor's Office, nakapagpagawa po tayo ng mga kalsada, kahit na wala pong request ang barangay, basta sabi ko, gawin natin yan kasi kailangan ng mga tao, maiayos yung daan. Naipapagawa po natin na hindi sila nakatulong sa atin. So ito po ay yung mga kalsada po na special projects po ito. Hindi po ito kasama ito sa mga usual road meeting. Okay. So mga patambak po ito. Grabiling. So proud po kayo na ito yung mga nagawa niyong proyekto kahit hindi po kayo suportado ng sanggunian. Okay po. Sakaling pala rin po kayo ulit. Kung meron, bakit sakaling pala rin? Kung kayo po ulit ay manalo. Mananalo yan, talaga ako. Yun. Meron po ba kayong nais na baguhin sa bayan ng Nara at ano-ano po ito? Marami. Ano pa po yung marami. Gusto nyo? Alam mo, totoo lang kung titingnan mo yung building dyan sa kabila. Hindi po siya nakakatikim ng pintura, hindi siya nahilamusan. Sana nag-isip man lang yung ISD na, ano ba itong munisipyo? Papinturahan man lang natin o ano. Meron po akong pinturang inangkat sa kaibigan ko. Siguro mga ilang pilyon na para sana papinturahan ko ito. Private po yun na pera ninyo? Hindi po. Sa kaibigan ko, opo, hiniram ko yung pintura niya. Na sana ipapapinturahan ko na itong buong munisipyo. Kaso lang, nung ginawa nila ako ng isang galaw na pinahirapan nila ako dun sa budget, sa pera, hindi ko na ginalaw yung pintura. Pinabalik ko na lang. Pinabalik ko na lang yung pintura. Kasi ang nangyari nung pandemic, may dumating na pira sa aking 3 million. Tapos may dumating ding pira uli na 250,000 na yun ay para sa tao. Saan po galing yung pera na yun? Sa National. Okay. At saka yung isa sa Okada. Donation po ito? Opo, donation po. Ngayon, sa akin naman siya nakapangalan, yung 3 million. Ang ginawa ko, pag sabi ng staff namin dito isa na may pirang dumating, 3 million, sabi ko, i-order nyo na ng itlog at saka hotdog yan, ipamahagi na natin sa mga tao yan. Pati bigas, ang daming nagbigay ng bigas. Punong-puno ng bigas dito, hanggang dun sa likod. Yun po, tuloy-tuloy natin ipamigay yung mga yun. Ngayon ang nangyari, nung malaman nila may 3 million na dumating, issue po ito. Kinat sure nila yun. Kinat nila, hindi nila binitawan. Pinigilan ng ISB yun. Na kailangan daw, ganito, ganun, kung ano-ano nang ginawa. Palibasa, hindi po ako, ano sa ganung klaseng problema. Hindi ko naman alam kung ano pa ang gagawin ko dahil yung administrator kong panahon na yun, umalis. Iniwanan ako. Pero ganun pa man, ang nangyari, nung wala na ako, ginamit na nila yung pira na yun sa COVID. Pero yun talaga, intended talaga para sa COVID yun. Pang kailangan ng mga tao. Araw-araw ako nag-iikot ng barangay sa 75 days. Walang tigil yun, tuloy-tuloy. Alam nyo, totoo lang. Pag-order ng Pangulo na magkakaroon ng lockdown, ako nakapagpasundo na ako ng mga tao sa Buliluyan, sa kung lang, saan-saan bayan ng Palawan. Nagpasundo na kami ng mga tao. Yung province, hindi pa kumikilos. Kami nandun na. Binigay-action na po kayo. Nandun na kami agad. Speaking of, paano nga po ba maging leader ang isang Mayor Gerandi Danao? Ay, simple lang po. Maging totoo lang po tayo. Tao. Kasi pang hindi ka totoo, niluloko mo yung sarili mo. Sa tingin niyo po, ano yung inyong advantage sa mga nakalaban at makakalaban niyo pa sa politika? Anong pinagkaiba niyo sa kanila? Ang malayo po. Yun niya po ang sinasabi ko, maging totoo lang tayo. Kasi pag hindi po totoo, wala. Niluloko mo talaga yung sarili mo. Pero kung ikukumpara, sa tingin niyo kayo po yung mas honest kumpara sa kanila? Kasi po, ang totoo, katakot-takot na po yung kaso ko. Kinasuhan po ako ng sangguniang bayan. Ipinasok sa Kapitulyo.
lahat po ng sanggunyang panlalawigan, diniinan po ako. Kasama po dyan yung tatlong board member ng NARA. Si Prince, si Inan, at saka si Ryan Maminta. Taga NARA po yan, silang tatlo. Pero ni isa, wala pong pumanig sa akin. Na, ano ba, na kahit sana na nag-abstain na lang sila, na hindi na ako sasama dyan, kayo na lang. Wala pong ganun. Talagang ibinao nila ako dahil sa buong akala nila ay matatanggal ako, kagaya nga, nasuspindi po ako. Pero hindi po nila ako makasukasuhan sa ombudsman kasi wala po ako ninanakaw na pira ng munisipyo. Kaya hindi nila ako mapatalab-talaban sa ganun. Sa ngayon po, anong masasabi ninyo na pinakamalaking nagawa nyo para sa bayan ng NARA? Sa ngayon? Ang nagawa ko po, natulungan ko po yung mga tao. Natulungan ko, yung 75 days na servisyo natin sa tao na araw-araw na pag-iikot, pag-supply ng kung ano-anong mga tulong. Ang totoo kasi ganito, yung mga tao tumutulong sa akin, yung tulong nila, binibigay ko lahat sa tao. Kasi kailangan silang tulungan dahil hindi po sila pwedeng lumabas, naka-lockdown, ganun, panahon ng pandemic. Tuloy-tuloy po. Nasuspindi po ako. Tuloy-tuloy po tayong kumikilos. Hindi po tayo nagpahinga. Tuloy-tuloy ang servisyo natin. Kaya siguro, mahirap din magkwinto na sabihin natin magaling tayo, pero hindi po ganun. Ang tao po ang pwedeng magsalita niyan kasi hindi naman ako nagtrabaho para sa akin, sa sarili ko. Nagtrabaho ako para sa tao. Mayor, tanungin ko na rin po kayo sa mga kaso, na yung mga bagong kaso ngayon na isinampas sa inyo. Yung kaso po ng isang minahan regarding Anti-Red Tape Act, ano pong masasabi nyo ukol dito? Ganito po yan siya, no? Nung pinapuntahan ko po yung minahan na yan, at gusto namin ipa-inspection yung loob niyan, kung ano ba, kung ilang building ba dyan meron, kung yung mga sasakyan ba dyan ay ristrado, kung yung mga, ano dyan, tawag nito yung, kung sila ba nagkukumply sila ng, ano nila, requirement, hindi po pinapasok yung mga empleyado natin dyan. Pinagbawalan po kayo. Pinagbawalan silang pumasok. Kaya siguro, meron siguro silang hindi nagagawang requirement. Kaya siguro hindi pinapasok yung mga empleyado natin. At meron po silang utang sa munisipyo na 94 million na hanggang ngayon ay itinatanggi po nila yan. Mm-mm. Pero nandyan po ang papel sa Treasury na may 94 million silang babayaran noong taong 2014 pa ata yung 15. O ibig sabihin, kung iisipin, napakalaki po ng pirang yun na pwedeng magamit sana ng munisipyo kahit makabili man lang sana kami ng equipment. Kasi maupo po ako dito nung kinuha ng province yung equipment, nung kinuha na ni Gobernador Alvarez yung equipment dito. Wala pong equipment ang munisipyo na tumatakbo. Ang ginawa po ni Mayor, astronaut, ginawa po namin yung dalawang dump truck dyan, katulong po ako nagtrabaho dyan, mapatakbo lang para may magamit lang kami kahit magtambak-tambak lang dyan sa mga kalsada kasi wala nang equipment yung munisipyo. Puro sira lahat dyan ang gamit. Mahirap lang din magsalita, no? Pero ang tamaan, wag lang magalit, ha? Kasi ang nakikita ko dyan, sa sistema na yan dyan, parang ang nangyayari, yung mga unit dyan, nabibili ng pisa, pero hindi ko alam kung saan napupunta yung pisang binibili. Kaya, iyan, nakadapa silang lahat. Nakakaawa. Mm-mm. Kaya sabi ko, kung nag-request po ako sa SB na kung pwede bumili po tayo ng mga equipment, ayaw nila. Hindi sila, wala silang pangarap para gumanda ang NARA. Mayor, kamusta na itong kaso ngayon sa minahan? Ano na pong balita dito ngayon? Yun po. Ongoing na po ba? Ongoing po siya. Tuloy-tuloy ang kaso. Tayo naman, hindi naman po ako natatakot sa kaso.
Wag lang ako magkatrangkaso. Mm-mm. Yung kaso naman po ng sexual harassment, ano pong masasabi niyo dito? No? Opo, ano masasabi niyo po dito? Pugi, narinirin niyo. Pasalamat sila pa. Ay, pasalamat ako kasi, nagagawa pa nilang gawin sa akin yun. Napakarami ko ng kasong inaharap. Ngayon, dumating sa punto ngayon na ganyan, kinasuhan tayo ng sexual harassment. Siguro, hindi ko alam kung paano sila matutulog sa ginagawa nila sa akin. Hindi naman tayo ganong klaseng tao. Totoo po ba yung sinasabi niya na hinalikan niyo po siya at hinawakan sa kita? Mabuti pa siya nahalikan. Yung iba nga gustong magpahalik sa akin, hindi ko mahalik-halikan. For the record, is it a yes or a no? Totoo po ba? Ay, wala po. Wala pong ganun. Hindi po totoo? Wala po. Okay. Totoo yan. Mayor, dadako naman po tayo sa ating comment or no comment section kung saan nagbabanggit po ako ng iba't ibang paksa at magsabi po kayo ng inyong comment. Kung wala po kayong comment tungkol dito, sabihin nyo lang po ay no comment. Okay po, simula na po tayo. Sige po. Totoo po ba na inisip nyo po na tumakbo bilang governor ng Palawan? Totoo po niyan. Pinatawag po kami nag-meeting. Nag-meeting po, Zoom. Ako, si Atty. Gastanes, Congressman Gastanes, si Art Ventura, si Manong Art, at saka si Jaime Usul. Kami po ang napili para lumaban pagka-gobernur. Mm-hmm. Ang totoo po niyan, ang sa selection board ay 35 katao ang kasama sa selection board. Nung magpilian, 30 po ang napunta sa akin, yung 5 sa kanilang 3. So maraming pumili sa inyo? Sa akin yung 30 porsyento napunta. Ngayon, kinausap na po ako na kung pwede mag-ano ng mga papilis doon sa kay Father. Mag-usap na ikasa na, iayos na. Opo. Ano pong nangyari? Ba't hindi kayo tumuloy? Hindi ko po pinangarap maging gobernador. Mayor nga, hindi ko nga pinangarap gobernador pa. Ngayon, nung tumawag, sabi ko, Pads, ibigay nyo na lang po yan sa iba. Hindi ko po pwedeng iwanan ang NARA kahit anong mangyari. Pag iniwanan ko ang NARA, tadi, grabe ang talon-talon ng mga yan. Sa ngayon pa lang, grabe na ang ano nila, ang pagkakandarapa sila. Ako, hindi naman ako nangarap mag-mayor, hindi ako nangarap maging gobernador. Ako po, yung magtrabaho lang. At gusto ko ma'am sabihin sa iyo, ma'am, hindi po ako politiko, ha? Kasi yung politiko, maluluko, Servant po ako. Trabaho lang po ako. Pero isinasara nyo na po ba ang inyong pinto sa pagtakbo bilang governor sa darating na panahon o may plano pa kayo? Si Lord lang magsasabi niya. Okay. May mga nagsasabi po na strategy nyo lang ang pagiging isang underdog para mas mapalapit sa masa. Kumbaga nagpapanggap lang kayong kung underdog. Titingnan po natin yung buhay ko, kung ipipilikula po natin yung buhay po ni astronaut, wala pong ganong istorya sa buhay ko. Ganito talaga ako. Opo. Marami raw pong natanggal na job order employee sa ilalim ng inyong administrasyon. Kasi po siguro, ang trabaho po ng isang empleyado sa munisipyo ay hanggang December. Kailangan mo pong mag-renew ng kontrata para makapagtrabaho ka pa ulit. Kailan nyo pong mag-renew? Kung hindi po sila nag-renew ng kontrata nila, hindi sila magtatrabaho. Di ba? Ngayon, sinasabi nilang tinanggal ko sila, ay wala po akong tinanggal. Hindi po sila nag-renew ng kontrata nila. Ano naman po ang inyong masasabi tungkol sa political dynasty? Pabor po ba kayo o hindi? Wala pong problema sa political dynasty na sinasabi kasi ang tao po ang nakakaalam kung ano po ang sitwasyon ng bayan, kung paano po siya kumikilos. Kung ang tao po nakikita niya yung pelikula mo,
papanuuri nila yan eh. Pagkatapos ng pelikula, magsasabi ang tao, magandang pelikula, pero walang kwenta. Di ba? Yan po siguro, yun ang nakita ko. Okay. So, kumbaga sa inyo, is it a yes or a no? Sa akin po, ang political dynasty na sinasabi ko na, wala pong problema. So, okay lang kung po. Maayos lang naman siya. Okay. Yun nga, sinasabi ko na, pag pinanood ng tao yung pelikula mo, magandang pelikula, pero walang kwenta. Ang coal-fired power plant po, hanggang ngayon ay hindi pa rin tapos ang usapin. Nakipagpulong daw po kayo sa kumpanya ng DMCI last week. Ano pong komento nyo tungkol dito? Wala po, hindi po kami nagpulong. Mm-mm. Pumunta po sila rito. Ang sinasabi ko lang, i-comply lang po ninyo lahat ng requirements. Ano po? So, kumbaga tanggap nyo na po kung sakaling magpatuloy na talaga ang coal-fired sa kanilang... Ay, hindi po. Hindi ko po tatanggapin dito yan. Salot masyado sa bayan. Alam naman nila yan, salot sa bayan yan. Pira lang siguro umiiral dyan, kaya ganun. Hindi natin papahirapan yung Nara. Ano pong plano nyo, lalo na may balita na ongoing na ang kanilang construction? Building po yan, inaprubahan po ng ISBIAN kung nakaraan nung sila ang naupo. Lahat po lang dapat na hindi dapat matuloy dito sa Nara, inaprubahan po nila lahat yan. Kasama po lahat ng ISBIAN. Sila Prince, sila Lumba, kung sino pa dyan, lahat po yan, nakapirma po sila dyan, inaprubahan nila yung building permit yan. Kaya tuloy-tuloy po ang construction dyan. Pero wala pa pong permit na mag-operate. Dadaan naman sa atin yan. Sa tingin nyo po ba ay haharangin nyo ang kanilang permit to operate? Yan po ay idaan po nila yan, sa ikonsulta po nila sa bayan yan. Kasi ang petitioner po dyan nasa 46,000. Paano nila papakilusin yan kung ang tao nagre-reklamo? Papayag ba ako na ang mga tao nagre-reklamo tapos sila mag-operate? Hindi po pwede sigurong ganun. Pinipili nyo lang daw po ang mga malalaking negosyo o negosyante na maaaring mag-operate sa Nara. Totoo po ba ito? Ang totoo po niyan, ma'am, dito, pag hindi po maayos na negosyo, hindi ko po pinapayagan yan. At kung gusto ko pong yumaman, matagal na. Ito po. Yun lang, ayaw ko po ng ganung buhay. Mas masaya po ako na kumakain ako ng pinaghirapan ko. Sino sa tingin ninyo ang nasa likod ng mga kaso na kinakaharap nyo ngayon? Sa ngayon? Mm-mm. Yung alam ko dyan, siyempre si Dimaala pa rin na sa likod niyan dahil sila naman ang kaso ng kaso sa akin. Wala namang ibang magpupursiging magkaso sa akin kundi sila. Sino ang pipiliin mo sa mga tumatakbong governor? Si Papa Art. Maraming salamat, Mayor Danao, sa inyong pagpapaunlak sa atin ngayong gabi. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga tagapanood? Gusto ko lang pong sabihin sa inyong lahat na huwag po tayong matakot humarap sa mga taong makamandag. Harapin po natin sila at lumaban po tayo. Huwag po tayong maging duwag kasi kung duwag po tayo, habang buhay na lang tayong duwag, wala po tayong magagawa kung hindi po tayo lalaban. Lumaban po tayo. Kahit wala po tayong pira, lumaban po tayo. Yun po ang kailangan natin. Tumayo po tayo sa sariling paa. Dahil sa totoo lang po, kung sa akin nangyari yung mga problema na inabot ko at sinasabing hindi na tayo makakabalik sa trabaho, pero tuloy-tuloy po tayong lumaban, nakabalik po tayo uli. Ito po, nagsiservisyo pong muli sa inyo. At patuloy po tayong tumutulong sa abot ng ating makakaya. At huwag po tayong matakot. Lumaban po tayo. Tumayo po tayo sa sarili nating paa. Lagi po niyong tandaan, nandito lang po si Mayor. Handa pong tumulong sa inyong lahat. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood ng ating episode ngayong gabi. Ako po si Diana Lat. Manindigan, pumili at bumoto. Ito ang The Profile.